Hindi ka naniniwala sa Diyos, anti-Christ ka. So, sabi nila, anti-Christ daw ako. So, ano ba yung ibig sabihin ng anti-Christ? So, syempre, napakadali lang naman hanapin yan ngayon. Punta lang tayong Google. Antichrist, a person or force seen as opposing Christ or the Christian Church. So, yung word na opposing, that's mean parang kinakalaban mo. Para mas maganda, para mas maintindihan natin, tagalugin natin para sa mga hindi nakakaintindi. Okay, Google Translate. So, sa Google Translate, ang ibig sabihin ng anti ay kontra, laban, salungat. So, syempre, pinag-uusapan natin dito is antichrist. So, antichrist. So, ano ba o sino yung Christ? Siyempre, yung Christ o si Christ, ito yung pinaniniwalaan o sinasamba ng religion ng mga Kristyanismo. Okay, so pagsama natin, anti-Christ. So tagalogin natin, kontra, laban, salungat, kay Kristo. Anti-Christ. So hindi ako anti-Kristo, atheist ako. Kaya nga hindi ka nga naniniwala kay Kristo eh, kasi nga anti-Christ ka eh. So ano ba yung ibig sabihin ng atheist? Alam naman kasi natin lahat na pag-usapang religion ay napakahabang debate niyan. Walang katapusang usapan, walang katapusang debate. Kahit na siguro magugunaw na yung mundo, kahit siguro parating na yung bulalakaw para sirain yung buong mundo, hindi pa rin tapos ang usapin kung sino ba talaga ang totoong religion dito sa buong mundo. At isa pa, kapag usapang religion ay magkakaroon to ng branches. Kaya walang katapusan po ang usapin pagdating sa religion dahil lahat po ng religion dito sa mundo ay nagkiklaim na sila ang tama at lahat ng ibang religion ay mali. So pipilitin ko na lang na paikliin na lang tong video na to para hindi na magkaroon ng sanga-sanga. So mga kababayan, malaki ang pinagkaiba ng atheist sa antichrist. Okay? So mga kababayan, marami din po kasing klaseng mga atheist. May mga atheist ako mga kaibigan pero magkakaiba din naman kami ng paniniwala kumpara sa akin tsaka sa kanila. Pero pwede nating hatiin sa dalawa. Okay? Merong isang tinatawag ko na hardcore atheist at merong agnostic atheist. So ito yung hardcore atheist. So ito mga hardcore atheist na to, sila yung mga taong sobrang rasyonal. Sila yung mga klase ng atheist na dapat lahat ng mga nangyayari dito sa mundo palaging may explanation. At kung wala silang mahanap na concrete na explanation, ay patuloy silang naghahanap ng mga kasagutan sa mga tanong nila. Tulad ng saan ba nanggaling ang mga tao? Ano bang pinagmulan nitong mundo? Anong purpose natin dito? Kung naniniwala sila sa Big Bang Theory, ano yung bago mangyari yung Big Bang? So napakadami nilang tanong na patuloy nilang hinahanap ang kasagutan. At meron namang pangalawang klase ng atheista ayon to sa opinyon ko. Sila yung klase ng atheista na agnostic atheist. So sila yung mga klase ng atheista na handang sagutin ang mga critical na katanungan ng ewan ko, hindi ko alam, hindi ako sigurado. Hindi ka sure, hindi mo alam, hindi ka sigurado kung may Diyos, antichrist ka talaga. Sige po, explain ko kung bakit hindi ako sigurado, kung bakit ako agnostic atheist. Kaya ako, hindi ko masagot yung mga critical na katanungan about sa religion ng 100% sure dahil alam naman kasi natin na madami pa tayong hindi pa nadidiskubre. Madami pa tayong pwedeng maimbento. Madami pa tayong pwedeng malaman dito sa mundo. So mahirap sabihin na 100% sure na sigurado ako sa mga sagot ko. So much better na hindi ako sigurado, so hindi ko alam. So balik po tayo doon sa katanungan na ano yung pagkakaiba ng Antichrist sa atheism? Ito po yun. Madami po kasing Diyos dito sa mundo. Madaming Diyos at madaming religion po dito sa buong mundo. So lahat po ng mga religion na yan ay kiniklaim na sila ang tama at lahat ng religion na hindi naniniwala sa kanila ay mali. Tama po ba? So Kristiyano, Islam, Hindu, Buddhist, Jew, Shinto, Taoism, Sikh, Bahai, Scientology at naniniwala ba kayo na may religion na nakaregister sa Amerika na legit na religion na, na naniniwala na ang Diyos nila ay isang flying spaghetti monster? So paano ninyo sasabihin na isa akong antichrist kung hindi lang naman si Kristo ang Diyos dito sa mundo? At ang lahat ng mga religion na yan, sinasabi nila na sila ang tama at ang ibang religion ay mali. Nag-gets nyo ba? So example, isa akong Pastafarianism. Pastafarianism. So ito yung binabanggit ko kanina na isang religion na legit na ang pinaniniwalaan nilang Diyos ay isang flying spaghetti monster. So bilang ako na isang Pastafarianism, itong mga religion na to na binanggit ko kanina, hindi ko to pananiniwalaan. So bilang isang Pastafarianism, hindi rin ako naniniwala kay Kristo. At tulad din po ng lahat ng mga religion, sinasabi nila na ang religion nila ang tama at ang iba ay mali.
So ulitin ko, kunwari, isa nga akong tao na naniniwala na ang Diyos ay isang flying spaghetti monster. At hindi ako naniniwala kay Kristo. So masasabi mo rin ba na anti-Christ ako? Dahil hindi ako naniniwala kay Kristo? At ang pinaniniwalaan kong Diyos ay isang flying spaghetti monster? Ah, ang totoong Diyos ay isang flying spaghetti monster. Yan si Kristo, hindi yan totoong Diyos. O di ba ang gulo, di ba? Kapag religion talaga pinag-usapan, talagang ang gulo. So bilang isang atheist, Pastafarianism, ito, ilagay mo siya doon. Then lagay mo ng X. So, ito ako. So, lahat to, hindi ako kasali sa mga religion na yan. Pero ako bilang isang agnostic atheist at walang religion na pananiniwalaan, wala rin akong karapatan para insultuin, kutsain, babuyin, hamakin ang mga religion na to. Dahil kung itong mga religion na to, kung dyan sila masaya, kung dyan sila mas nagiging mabuting tao, at dyan sila nakakaroon ng kapayapaan sa buhay nila, sino ako para insultuin ko ang mga religion nila? Sino ako para questionin ang paniniwala nila? At syempre ako bilang isang atheist at isang Pilipino, karapatan ko rin po na ipahayag, sabihin sa buong mundo kung ano ba talaga ang pananiniwalaan ko pagdating sa usapin ng religion. Kung ako, ginagalang ko yung mga religion ninyo, sana naman kayo na may pinaniniwala ang Diyos na sinasabi ninyo na mabuting tao kayo, sana irespeto nyo rin po kung ano yung paniniwala ko. Pero ito yung pinakatanong dito, kung naniniwala ba talaga ako na may Diyos? Ito medyo mabigat na katanungan to. Sige. Dahil ito, personal kong sagot ito. Hindi ito yung paniniwala ng lahat ng mga ateista. Personal na sagot ko to. Dahil para sa akin, kung merong creation, merong creator yan. Tama po yun. Naniniwala po ako. Baka, siguro, malamang, meron nga sigurong naglikha. Dahil merong nilikha. Ang gulo, di ba? Basta ito'y paniniwala ko. Meron dyan, sa palagay ko, na naglikha ng lahat ng mga bagay dito sa universe. At hindi pa nga rin natin alam kung meron pa bang universe sa pagkatapos ng universe eh. Diba? Ang dami pa natin dapat malaman. Pero nga po, sa dinami-dami pong religion sa mundo, at isama mo pa yung 3,000 na religion nung ancient time na ngayon ay wala na, ito yung conclusion ko dito. Personal na conclusion ko to. Posible nga na merong lumikha ng lahat, pero hindi pa siya kilala ng mga tao. Ayun po yung paniniwala kong personal. Okay po. Wala. Wala, gorilya ka. Galing ka sa unggoy. Antichrist. Walang iha kasi dinami-dami kong in-explain. Wala ka naintindihan. Close-minded ka, Chong. So mga kababayan, ito po, bonus footage na lang po to. Ito po ang example ng isang taong naniniwala sa Diyos. Pepeng! So ito, ignorant ito, lack of knowledge. Bakit kita nirespetuin? Sabi mo, nirespeto daw niya, nirespeto niya mga tao, nirespeto. Ulul, 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 ulul. In God is considered as a ignorant, no? Ignorant, no? Lack of knowledge. Di mo nga nirespeto yung Panginoon? Di mo nga nirespeto yung ang ating creator? Tapos maniniwala kami sa'yo na rumispito ka sa mga tao. Napakalaking tanga mo. Napakalaking tanga mo. Napakalaking tanga mo. Napakalaking tanga mo. Napakabubo mo. Yung mga tao naniniwala sa'yo, napakalaking tanga. Kalaking tanga. Kalaking tanga. Kalaking tanga. Hindi alam. Hindi alam yung wisdom. Napakalaking tanga mo. 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 Sa totoo lang, yung taong hindi naniniwala sa Panginoon, napakamangmang. 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 So, napaka tanga ang mga taong naniniwala sa iyo. Hindi ko maisip kung anong klaseng mga tao 'yan naniniwala sa iyo, no? At alam naman natin na puro kasamaan dahil hindi ka naniniwala sa Panginoon. Ito ay masama ay o hindi dahil wala kang pakialam sa Panginoon, no? So, isa kang ignorante na tao. Napakabubo mo. Napakabubo mo. Napakabubo mo. Napakabubo mo. Napakabubo mo. Napakabubo mo. No? Isa kang ignorante. Ay, ako naman naniniwala sa iyo na hindi ka talaga naniniwala sa Panginoon kasi naniniwala ka sa evolution of man. Nagtatanong siya, sabi niya, gorilla si Takiro, gorilla, eh ano ka? Sabi ko, tao. Kasi naniniwala ako sa Panginoon. 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 Kasi naniniwala ako sa Panginoon.